Okay, magandang umaga kung anong araw nyo man ito napapanood. Magandang araw sa inyo. At balita sa kagabi, sa Biyernes. Kung oras ko man ito may upload, Biyernes kasi nangyari yung raid dun sa limang bahay ni Congressman Arnie Tebes. Nasa ibang bansa pa raw ito, nasa Amerika. Balita na sa GMA7. 24 oras at saka sa midnight news nila. So mapapansin niyo si Congressman Arnie Tebes, naging controversial to nung yung anak niya na nanapak ng gwardiya, nanutok ng barel, tapos na ipag sagutan pa kay Mr. Bentulpo. Ito yung tumulong kasi si Bentulpo dun sa gwardiya. So balikan lang natin medyo yung pangyayari, no. Throwback muna na konti para meron tayong konting background. Tinulungan ng bitag ng program ni Mr. Bentulpo yung anak ni yung gwardiya na sinapak ng anak ni Congressman Arnie Tebes. Doon na nagsimula yung bangayan ng dalawa. So doon meron pang isa yung merong pinahuli to si Congressman Arnie Tebes na membro daw o nagpanggap na membro ng Iglesia ni Cristo INC na nangihingi sa kanya ng abulo yung pera kapalit ng endorsement sa nasabing samahan ng paniniwala ng INC magbibigay sa kanya ng boto. Pinahuli niya ito sa mga otoridad. Ngayon, nasasangkot na naman siya. Ito, hindi pa tayo nakakahinga sa pagpatay sa isang journalist na si Carpercy Lapid. Kinason dito si Mr. Bantag, di ba? Ngayon, ito si Mr. Digamo, yung governor na pinaslang sa Negros. Sangkot si Arnie Tebes o kinasuhan na si Congressman Arnie Tebes at ang iba pa kanyang pinaghihinalaang allegedly hitman daw niya. Dito, makikita natin yung politika sa Pilipinas talagang napakatugo. Mas malala pa, lalo na sa probinsya. Kapag malayo sa Maynila, diyan nagkakaroon ng madugong enkwentro, madugong pataya, may nagpapatay ng kapwa niya kandidato. Ngayon, sa ngayon, siyempre si Congressman Arnie Tebes ay nananatiling pa rin inosente until proven guilty sa korte. Ganun din yung kanyang mga kasama na kinasuhan sa DOJ. Etong masakit sa Pilipinas, no? Panumpo ni Andres Bonifacio sa kay Emilio Binaldo na ang politika talaga, hindi natin alam kung bakit sila nagpapatayan, bakit nagiging madugo, gagastos ka dyan, pag natalo ka, lugi ka, di ba? Sana mabagong politika din sa Pilipinas, alam kong imposible mangyari, pero dapat magbago rin ang botante at mga kumakandidato madagdagan at dagdagan yung police visibility at mga matitinong police na mag-iimbestiga sa ganitong klase ng kaso. Sana kasi yung ibang kaso wala nangyayari, nagkakaroon ng whitewash. Bagamat yung ibang kaso nagkakaroon naman ng kasagutan sa maganda at pag-imbestiga ng ating mga otoridad na tapos itong kunin. Limang bahay ni Arnie Tebes, sabi ng kanyang abogado at ni Arnie Tebes, ayon sa kanya, pagtatime daw ng ebidensya. Pero matter of evidence yan, magmamaterialize yan sa pagdating sa korte na. Yan lang patutunayan. Hindi pa pala umuwi sa Pilipinas si Congressman Arnie Tebes. Sabi ng kanyang abogado na si itong sikat na abogado na si Atty. Ferdy Topacio, pinalabas daw ng mga abogado na nagkaroon ng raid sa limang bahay na doon na kumpiska yung armas bilang ebidensya na gagamitin kay Congressman Arnie Tebes. Pero may mga video namang kasama ang mga polis doon, di ba? So, hindi pa natin nakikita yung kabuuan. Siyempre, sa korte na siguro ipapakita yan. Pero pag mga ganyang klase ng raid, yan bawa sa mga
armas. Ngayon, nangyari dito sa mga patuan eh. Dapat ang mga authority natin may body cam para makakita natin yung authenticity na pag-ready nila o pag-search sa bahay ng suspect. So dito nakikita natin yung politika talagang napakapangit sa Pilipinas, madugo. At ewan natin kung bakit nagpapatay yung mga dapat public servant po natin. So abang po natin itong kasong to, sa malaking kaso na naman to ng patayan ng dahil sa politika naman. Dito nakikita natin kung gaano ka-animal lang isang tao, no? Kain lang magpapatay ng isang tao, kaya magpapatay sa kanyang ambisyon. Pero inosente pa si Congressman Arnie Tevez dito. Pero ang isang sabi ko lang, yung mga nakikita nating patayan kapag politika, nakikita natin dito yung ambisyon ng isang tao, kaya niya magpapatay. So nakakalungkot na. So hanggang dito lang po muna yung vlog. Like, share, and subscribe. Maraming salamat po.